Nagpatibay sa pagkakaibigan, ganun din sa pananampalataya ng mga kabataang Adventista mula sa San Jose at Paradise Seventh-day Adventist Church ang idinaos nilang exchange program sa Sablayan Occidental, Mindoro. Doon sa pagkakaroon nila ng mabuting relasyon ay inaasahang may pagkakaisa silang makikisangkot sa masayang paglilingkod. Ang balitang may pag-asa, ihatid ni Myra Jim Tanyedo. Nagsama-sama ang mga kabataan mula sa Iglesia ng San Jose at Paradise Seventh-day Adventist Church para sa isang exchange program na mayroong temang I Will Go, Be a Change. Ginanap ang programang ito sa Iglesia ng Paradise sa Sablayan Occidental, Mindoro, ngayong 8 hanggang 10 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ang exchange program na ito ay naglalayong hindi lamang magsama-sama sa pagsamba ang mga kabataan mula sa dalawang iglesia, kundi upang mas makilala at magkaroon pa ng mabuting relasyon ang bawat kabataang dumalo rito. Bilang isang kabataan sa San Jose SDA, ako po ay nabibless sa araw ng Sabat na ito sapagkat successfully po naming naidaraos ang isang masayang fellowship kasama po ang mga kabataan at ang mga member ng Paradise Sablayan Church. At nagawa po naming magkaroon ng masayang pakikipag-fellowship sa mga kabataan po at nagawa po naming magkaroon pa ng mas malalim na relationship at magawang makakilala ng iba po naming mga kapwa kabataan. Kasama ang mahigit 30 mga kabataan mula sa San Jose Seventh-day Adventist Church, hinawakan nila ang mga programa ng pagsamba magmula sa Vesper hanggang sa Sabbath afternoon worship. Naging tagapagsalita nila dito sa Divine Worship si Sister Jeramel Joy Tanyedo, ang Adventist Youth Leader sa Iglesia ng San Jose, kung saan kanyang ibinahagi ang 12 pamamaraan upang tayo ay lumago sa ating espiritual na aspeto. Tunay na sa ganitong aktibidad, malaki ang nagiging dulot hindi lamang sa mga kabataan kundi pati na rin sa buong iglesia. Sa pamamagitan nito, pinanatiling buhay at masigla ang kanilang mga pananampalataya. Ako po ay labis na nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nga ay nagkaroon ng ganitong programa na hindi lamang tayo ay makarinig ng mga inspirational message, testimonies, kundi tayo rin ay nakarinig ng mga makalangit na awitin at gayon din nagkaroon ng interaction ang kabataan ng Paradise at kabataan ng San Jose, San Roque, na magkaroon sila ng relationship na hindi lamang bilang kabataan, kundi bilang anak ng Diyos na naghihintay sa kanyang muling pagparito. Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.